Maligayang ang pagdating sa ikapitong kabanata ng Lakbay Isang Libong Araw at ako'y isasamahan ni Dr. Preni. Hello mga kababayan, ako nga pala si Dr. Preni at samahan niyo sa ating cooking show! At ako naman narrator. Narinig niyo naman ako sa first episode, di ba? So i-explain ko kung anong gagawin ni Dr. Preni. So alam naman nating mga momshies natin, alam naman nating may mga bagets tayong inaalagaan. Lalo na ating mga cute na mga babies. Of course, pagkatapos ng kanyang unang taon, kailangan na natin pakainin ng totoong pagkain. Tulad mga gulay at mga prutas. Bale, tatalakayin natin ngayon ay complementary foods, kung tawagin ng mga nutritionist. Ang ibig sabihin po nito ay mga pagkain na nagbibigay sustansya at lakas para sa ating minamahal at cute na baby natin. Ano, Preni? Handa ka na ba magluto? Oras na sa ating pagsisimula ang pagluluto. So, ilista muna natin ang mga kinakailangan bilhin, ha? At tayo magluto ng masustansya na pagkain na galing sa mamurahing presyo. Bago pa na natin simulain, paniguraduhin ang pagkain na bibilhin ay malinis at iwas sa allergy para kay baby. So, Preni, anong magiging luto natin? Ang unang lulutuin po natin ay saging. Ngayon, ang ating pagkain na ating ihanda ay sibling saging lamang. Oo, alam ko, masyadong simple. Pero para sa mga nagtitipid na nanay, panigurado pwede na ito kay baby. Ang gagawin lang natin ay igigiling ang ating saging sa mangkok. Alam niyo ba, ang saging ay nagtataglay ng potassium at fiber? Ang ibig sabihin nito ay nagpapalusog ito ng katawan, lalo na sa mga lalamang loob, at inaayos nito ang pag-andar ng puso. Oh, di ba? Galing! Naigiling na natin siya, oh. Wala pang isang minuto yan. Ang pangalawa nating gagawin ay patatas at karot. Hihimayin natin ito sa maninipis na hiwa. Dapat manipis kasi para maya-maya pagkatapos natin ito pakuluin sa mainit na tubig, madali na itong igigiling. Pag natapos ka na sa paghihimay, ilagay naman natin ito sa mainit na tubig sa oras na 25 hanggang 35 minuto. Ang patatas ay may potassium, carbohydrates at vitamin C. Katulad ng saging, siya rin yung nagbabalanse ng laman loob ng sanggol. Ang patatas ay nagbibigay ng enerhiya at sagla ng sanggol upang manatili itong aktibo at malakas. Ito rin nagpapalakas ng resistensya laban sa sakit. Ngayon kung natapos nyo na ang pagkukulo, ay alisin natin ang tubig. Hindi natin kailangan yun. Tapos ilalagay sa mangkok ang tuyong patatas at karot. Alam natin ang karot ay isang gulay na nagpapalinaw ng mata. Lalo na si baby. Kahit maagang edad, makakaiwas na siya sa paglabo ng mata. Ang ibig sabihin nito ay hindi maagang magsasalamin ng sanggol hanggang sa pagkatanda. Kaganda at kikinis ang balat ni baby ang dahil sa vitamin A. Nakaiwas rin ito sa cancer at sa ibang uri ng sakit. At muling igigiling natin gamit ang kutsara o tinidor. So Dr. Preni, ano ba yung ginawa mo? Ito ang ating pinakulong, patatas at carrot. At sa huling recipe natin ay mansanas. Ganun ulit ang gagawin natin. Maghihimay, magpapakulo ng kalahating oras at ikikigiling. Ang mansanas man ay nakakapag-iwas sa sakit ng ngipin at sa pang-uubo ng baby. Sanay nito nagpapasigla at nagpapaiwas sa sakit ng dahil sa vitamin C. Tumutuling din ito sa paglinis ng tiyan at sa pagdumi ni baby. So, Dr. Dreni, ano yung inaano mo? Ito ang ating pinakulong mansanas. So, ang una ay saging, pangalawa ay patatas at carrot, at huli ang mansanas. Pwede na rin itong maging anmosal, tanghalian, at hapunan ni baby sa araw-araw. At ito ang ating simpleng at mumurahing baby food para sa mga nanay na nagtitipid. Ito ang ating mga pagkain sa babies para sa kinabukasan at sa health nila.